ay didiretso tayo, Sandro, sa usapin ng basura. Mm-hmm. Ngayon sa bansa dahil talagang medyo lumalaki ang problema natin sa eco-waste. At para pag-usapan yung mga kasama natin ngayon, mula sa Eco-Waste Coalition, si Commissioner Elsie De Vera. Magandang magandang umaga, Commissioner. Magandang umaga po naman sa lahat, lalo na sa inyo. I'm good for my opportunity to discuss with you this problem. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Siguro, umpisahan natin, yes. Commissioner. Kumusta ang sitwasyon ngayon ng waste sa bansa? Alam ninyo po, matagal na po kami nagle-lecture kasi ang nag-start niya na yung recycling movement of the Philippines. Ngayon po, naman po sa atin, kulang tayong nedisiplina. Mm-hmm. Hindi ko ba maintindihan itong ating mga kababayan, kung pupunta sila sa ibang bayan, they follow the rules and regulation into letters. Pero dito sa atin, sarili na nilang bayan, bakit hindi nila maalagaan ang ating environment? Mm-hmm. Kaya po ngayon, medyo maayos-ayos naman kasi nga marami namang NGO na gumagawa. Only that, sabi ko nga, kulang tayo na disiplina. And I don't know kung pwede lang po i-follow ng ating mga authority, whoever they are, especially the MMDA, the DNR, that there is such thing as Republic Act 9003, which proponent din po ako ng paggawa ng policy na yan. Ngayon po yan, na nasa loob niyan ay may sanction, may penalty. However, the penalty starts from persuasion. You have to persuade the people how to take care of their waste. Right. Hindi ba po? Katapos kung hindi nila yan magawa, meron ng sanction or may penalty like 1,000, ganun. They need to attend training for keeping the waste in proper order. Mm-hmm. Opo. Yes. Yun ang ating ano. It is really na maganda naman po kasi very active ang MMDA, ang DNR tungkol dito. Kaya lang po nga, it is really sad to say na ang ating mga kababayan po ay still hindi po sila disiplina para dito sa ating ginagawa. Okay. Sana naman malaman nila kasi ang basura nila ay aalagaan nila. Para naman tayo ay we have katulad niya ng mga flood, di ba po? Dahil sa plastic na tinatapon nila kahit sana. At saka po ang akin din ina-advise din po, yung mga vendors along the streets, sana naman po meron silang container where they can put their waste like peelings or wrapper, whatever. They should put in a container. Tapos parang mas madaling kolektahin ng mga ang nagkukolekta na truck, collector, di ba? By the way, I call the collector eco-waste or eco-aid. Hindi na po basura, taga-basura or whatever. Kasi mas maganda naman pakinggan ang eco-aid kaysa sa basurero. Mm-hmm. Ito po, ma'am, kasi alam ko po, like, sa amin po sa Pasig, pinapagbawal po ang paggamit ng plastic. At opo. Ang nire-recommend po na gamitin ay mga brown paper bags. And ang meron din po mga ibang mga shopping malls naman po na sinasabi nga po na kung nari gagamit ka ng plastic, ikaw ay magbabayad pa. Kaya sinasuggest nila na magdala ka ng sarili mong bag. Yes. Ano naman po ang reaction nyo na sa paggawa ng mga ganitong bagay naman po to cut down on the garbage and plastics? Before we, kasi ang eco-waste din po ang nag-start ng banning of the plastic. Mm-hmm. Kaya po, before that, you should have an alternative. Like, mm-hmm. you can make your bag, you can make your cloth na ano, na bag, tapos pwede kang magawa ng galing sa sako, galing sa ano. Yes. There are many alternatives na ano. Merong kaping net na gagawin mong ano. So ito yung mga efforts ng Eco-Waste Coalition para iwasan yung basura by recycling, no? Opo. Actually, yes. Matagal na talagang advokasya naman ito, no, na mag-recycle tayo. Maybe ma'am, pwede niyo ipakita sa amin ano-ano nga ba ito? Saan mo ito gawa, ma'am? May ang ano po diyan sa mga grupo ng kababaihan po, we train them what to do and what materials. Kung minsan naman po kami nga po ang nagsusupply ng materials
para naman po wala silang problema. Ang gawa na lang nila ang labor, pagturo mo sa kanila, parang katsa pwede, sako pwede, piece of cloth pwede, yung ano, yung net pwede, itong mga leaves na mga dry pwede. Tapos katulad nito, straw po ito, banig po yan. And then they can sell it at 430, 450. Eh di may hanap buhay po sila kung magagawa lang po nila. Actually, mukha talaga siyang banig. Pag malayo ka talaga, noonan rin, bago ko tignan ng malapit, nakala ko talagang banig. At pagtingin ko, tinanong ko nga si ma'am, sabi ko, ma'am, straw ba ito? Talagang maraming iba't-ibang klaseng straw. Ang inaano ko, ina-advise ko sa kanila, dahil hindi naman maraming straw na ginagamit ng mga ating mga kababaihan, ang sinasabi ko sa kanila, pupunta sila sa mga sari-sari store or pupunta sila sa mga eatery na mayroong straw, bigyan nila sila ng bag, parang maipon doon. Pag naipon yung straw na nagamit, ibabad nila sa Clorox o ibabad nila sa antiseptic o sabon para maalis, malinis. Tapos ihang lang nila, it will dry by itself. Then they can do it. They flatten it and then maglalala sila. Kasi karamihan naman nitong kababaihan sa atin, lalo na sa grassroots, alam nila maglala ng banig. It is just the same as the banig. So ito po, hindi na itong tulugan. Mamaya sa ito, tulugan tayo dyan. Oh, actually, para kay Pilo at kay Angas yan. Oo, para kay Pilo at magagamit nila talaga yan. Ito po, ma'am, bukod po sa basura at sa pollution, ano po ba ang tinututukan po ng inyong ahensya na problema ng ating bansa? Ang problema na isang ano na tinututukan ng eco-waste collision po ay ang chemicals in the toys. Lalo na kung malapit ng Disyembre, ang mga nanay, sinasabi na ng mga bata, bibili ng toys. Ang ginawa po ng eco-waste, pumunta sila sa mga side vendors at bumili sila ng mga toys. Tapos pumunta rin po sila sa mga department store, bumili ng toys. Tapos pinaano namin yan kasi meron na rin kami parang x-ray na machine na nakaka-detect ng what is chemical. Meron yan mercury, meron yan lead, meron yan chromium, may cyanide. Lahat na bawal sana. Lalo na ang mga bata, hindi nila alam. Kung minsan medyo kinakagat nila yung toys, di ba? Lasa na yan. Mercury, lead, cyanide. Lahat yan nakakamatay in certain amounts. At saka ang advice din namin po, ang mga nanay, kasi silang kasama pagbibili, siyempre pag sinabi ng bata, Mami, gusto ko yan, bibili naman kasi happy ang bata. Yes. Ngayon, ang nanay naman, they should be careful na titingnan nila ang label, kung ano ang content nung item na yan, yung toys or whatever. Kahit na nga po yung feeding bottles, meron din po yan. Meron yung number ng pwedeng gamitin na feeding bottles. Kung maaari nga, glass na bottles. Glass ang feeding. Mas okay. After using, you can boil it. Only that it breaks, you know, when the child drop it, nabobreak. Dangerous din sa bata. Kaya po, ito ay maraming concern talaga na ang very important also, not only for the children, for the parents who can really listen and then attend training for this matter. Commissioner Elsie, nabanggit ninyo kanina, isa doon sa mga pinakamalalaking problema natin ngayon ay yung disiplina nga ng taong bayan. Okay. Paano ninyo ito sinusolusyonan? Meron ba tayong mga education efforts mabigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan? Opo. Sa EcoWaste, meron kaming Bureau of Speakers. Pwede na nilang, kasi palagi naman po kami meron mga reporters, kasi katulad niyan, after ng election, we went around to collect tarpaulin. Ang tarpaulin nga, hindi na pwede kasi plastic din po yun. Kami po ay naglilinis din ng street after ng election. Kaya before election, meron din kami binigay na 10 points sa committee na gagawin ng mga candidates. Opo. And then, they should put their tarpaulin in a certain place and area. Hindi basta-basta kung saan mo ilalagay, kung tarpaulin man ang ginagamit. At saka sana naman, tutulong din po sila ng ating mga basura after election. Hindi lang naman po ang ano, kasi wala tayong aasahan. And we do that without any compensation.
sa kagustuhan lang natin na malinis ang ating kalikasan, malinis ang ating bayan, kaya ginagawa natin ito po. Alright. Ma'am, ito po, matanong ko po kasi nakikita naman po natin, napaka-creative kumbaga ang yung basura ay pwede pa nating pagkakitaan ng pera. Siyempre po. Pero mas siguro yung mga manonood po natin ngayon ay hindi naman po siguro ganun ka-equipped sa mga kaalaman kung paano nga po gumawa ng ito. Meron po ba kayong mga hinuhold na mga seminars po para yes, maituro nga po yung ito? Baka pwede po nyo silang anyayahan na makisali po sa mga ganito pangyayari. Ganito po ang nangyayari. Kung may grupo ng kababaihan, kasi usually mga kababaihan ng mga senior citizen at saka mga retirees, sila lang po ang makakatutok nito. Hindi naman pwede yung business women o office women, kasi naman sila sa opisina. Ngayon po, ina-announce namin palagi po yan. Kung kailangan ninyong lelekturan po kayo, tumawag lang kayo sa number 441848 46, ganun. Mm-hmm. Okay. Okay. Yan ang eco-waste number. So, livelihood din pala ito, Commissioner LC. Mga magkano po ito binibenta, yung ganito hong bag ng Fun Chan? That is like 280 or 350, ganun. Magkano lang ang isang peraso ng doy pack? Oo nga. At saka, kailangan lang mag-ipon sila. Meron pang pocket pala sa loob. So if you can use your wallet there. Saan to binibenta, Commissioner? Saan kaya makakabili ng mga ganito? Depende po kung pwede nila ma-contact ang Eco-Waste Office kasi ang mga kababaihan na aming binabayaran namin yun gumagawa. Alright. Because we supply whatever they need kasi wala din naman po silang kapital. Kaya we help them po. Yun okay. So, kaya po yung mga bag, tingnan ninyo. At besides, huwag tayong magtapon kahit ano. And then we can always put them in proper places. In fact, meron akong tinatawag na sack hanger. Mm-hmm. Ang sack hanger, meron yan anim na sako nakabitin dyan. That is, lalagay mo doon ng broken glass, lalagay mo ang isang sa plastic, ilalagay mo ang canned goods. Unless, lahat po ito, katulad ng sardinas na canned, pag ilinagay ninyo po doon, pwede naman hugasan muna para yung sako magagamit ninyo kaalga. Uli, no? Parang ekonomiya din. Less expense sa kanila. Okay. Kung, ang advice ko lang po sa mga aking kababayan, atin kababayan, they should be aware of what is ano. Katulad niyan, bakit tayo nagkakaundoy, bakit tayo nagkakaabagat, at saka bakit nagbabaha. Hindi ba po bumabalik din sa atin yung disaster na yan? Mm-hmm. Kaya po kung talagang lahat tayo ay nag-aalaga ng ating mga basura, wala po tayong baha. At saka, ang akin na sinasabi, kung hindi sila pwedeng isanksyon. Kaya lang, kawawa naman kung bibigyan mo sila ng penalty. Mm-hmm. Ang the best thing there is persuasion and then training. Okay. Kaya pwede silang tumawag. Ang Soroptimist, party din yan. Ang Philippine Nurses Association, part din po yan. Ang National Council of Women, part din po yan. Kasi ako po ang lecturer at consultant sa buong Pilipinas. At saka, I take care of the disabled and I take care of the senior citizen of the Philippines. Okay, kaya marami po tayong magagawa kung tayo lang ay nagsasama-sama. And then, that is my advice. Sana naman po ang nakikinig, pwedeng mag-contact sa atin, sa Eco-Waste, sa Zero Waste Coalition, tapos sa natin, sa Soroptimist International. In fact, after here, pupunta ako sa barangay Paang Bato, Buto. Nandoon yun po sa Iriga, malapit sa Lord's Church, malapit sa Laluma. Yun ay adopted barangay ko. Tuturuan ko sila, yung mga kababaihan doon, tuturuan ko po sila ng livelihood para naman matutulungan nila ang kanilang mga husband who are also working so hard na hindi na lang tayo. Alam ninyo sa barangay, ang hilig-hilig ng kababaihan mag-tong-its, mag-chismis, walang ginagawa, mag-bingo. Imbes na ganun, linisin nilang kanilang parigira at saka mag-tong-its.
tanim sila. Kahit saan po pwede kayong magtanim. Imbis na nagkakasaya nga po ng oras, ay pwede naman tayo maging mas productive kung mag-aasay. Yes. Mabuti pa tayo itudulot. Kaya maraming opo. Salamat po sa inyo. And thank you very much for giving me this opportunity. Kayo lahat dito sa ating ano, sa ating Channel 4, I am very, very sure that the government is also supporting us. Mm-hmm. Pero we cannot depend purely on them because meron naman po silang ginagawa. Magtulong-tulungan tayo po. Ano po? Kasi kailangan natin ito. For the kalusugan ng ating kababayan, kalusugan natin lahat, it is not one's concern. It is everybody's concern na talagang ating bigyan ng kalusugan. Para naman po, kung malusog po tayo, matutulungan natin ang ibang nation, especially our youth. Involved po ang youth sa aking mga lecture. Mm. Kaya po, ito po ay advice ko sa lahat na huwag naman kayong mag-atubili to call Eco Waste Coalition. Pwede naman ninyo i-ano sa email kasi meron namang ano dyan. So they can simply search online, no? Opo, yes sir. Yes sir. Okay. Hindi yan problema. Thank you very much for giving me this opportunity and I hope we have a healthy world, a healthy citizen and a healthy mind, and also our government officials who are also supporting us. Thank you so much. Okay. President Aquino, thank you so much for helping us. Okay. I'm very sure that he is very supportive of whatever we are doing. Thank you so much. This is Commissioner L.C. De Vera. Okay. Salamat. Maraming salamat sa inyo. At saludo kami sa advokasya ninyo, Commissioner L.C. De Vera, mula sa Eco Waste Coalition.